So on the second day, tumawag na. Sabi niya, I don't like $20,000. I like $100,000 on top of the bidded price. So 150 plus 100, 250. Sinabi ko naman sa pinsan ko, sige, sabi mo, bibili natin. Pambira ka naman, sabi niya sa akin. Eh, natalo lang tayo ng 600, tapos magpapatong tayo ng 100,000. Pabayaan mo, sabi niya. Ang sagot ko naman sa pinsan ko, alam mo, may mga taong sadyang ipinanganak na may diskarte sa buhay. Eh, madiskarte siya. She should be rewarded for that. Sabi ko, kung 100,000, kung mga gano'n man, so be it. Pero alalahanin mo, sabi ko sa kanya, binibili natin ang property niyan at 580. From 850, pumayag sila ng 580, kaya lang hindi kami nagtuloy dahil nga may babayaran sa tax. So, 150, 1,600 plus 100, 250,600 plus yung 180, 380,600. That is lower than almost 200,000. Edi mura pa rin. Doon original na o, supposedly sa pambili. 580. Gumagano ng pinsan ko. O, di sige, sabi niya. O, sabi mo sa nanalo, pupunta kami dyan at dadali namin o gabayad kami. So, lumipad kami dito at binili namin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pero nung inabutan namin ang property, walang laman. Hindi, maraming puno. Napabayaan, maraming sukal, pinagtatapunan ng basura. Yung caretaker kong yun, eh may mga equipment siya at nangungontrata sa ganun. So, ang ginawa niya, ang ginawa namin sa tinanong namin kung pwede niya linisin, sabi niya kaya linisin, pero it will cost you a lot. Sabi namin, how much? $70,000, sabi niya. Sabi ko, pambira, $70,000 sa 50, 3.5 million para lilinisin lang. Eh, wala tayong magagawa. Sabi nung pinsan ko, eh, Amerika ito, sabi niya. So, sige, pumayag kami, nalinis. Nung nalinis, unti-unti, na-i-prepare ang lupa hanggang sa nagtanim kami. Not realizing, hindi pa yung tapos. Na-encounter naman namin ng problema. Ang areyang ito, hindi lahat ng areyang itong 35 acre pwedeng tamnan. Bakit? Mataas ang level ng salinity, Maalat. maalat, may certain areas. Dahil daw ang history ng Coachella Valley, long, long time ago, this was under seawater. Kaya yung bandang roon, tinatawag nilang malapit sa Salton Sea, eh, ang mga dates doon hindi nagsusurvive, it's because of the salt ng lupa. Salinity, masyadong maalat. So, can we find a solution? Sabi ko, yes, we have to flush it with water, irrigate. Pero gastos na naman. Ganong katagal yun, Maya? Ay, tumagal. Kaya noong una, marami ang hindi natutuloy na nabubuhay dito, it's because of the salt. So, yun, nakuha tamnan, sumunod na taon, pa yung namamatay, i-replace, at eventually, unti-unti, yan, nagtutuloy-tuloy na. So, the area, ang nakatanim ngayon, kung, siyempre, hindi naman lahat, buhay pa yan, kung minsan may patay. Kung susukatin mo, it's 42 times 27 ba? 1,173. 1,173, 1,134. 1,173 of the whole. Wala pang 35 acres ang nakatanim dito.
Ilang acres parang pa lang po? More or less nasa 20 acres lang. Parang nasa 20 acres lang. So, bakit dates again? Pwede po sa makakakuha po tayo ng bunga na mabebenta natin. Alam po ba ninyo ang puno ng dates ay parang din sa Pilipinas ay binebenta rin dito? At ang 10-foot high na puno nagkakahalaga ng $1,200. Ano yan, Mayor? Pang-landscape? Pang-landscape. Mga subdivision? Subdivision, malls, mga malls, ganyan. Mga commercial centers. So, sabi ko, let's say after 10 years, let's say yung mga bunga, tabla na. Wala ka ng kinita. Let's say, ganun na nangyari. Pero hindi naman totoo yun. Eh, no? Kumbaga, no, siyempre, pag nagko-compute tayo. Kaya, 1,000 puno, tag 1,000, edi $1,000,000. Oh. Aba, after 10 years, may pera ako. Sabi ko, $1,000,000, tag 50 na lang, edi may 50 milyones ka. Oh. Nagtanim po tayo ng dates. Kaya, hindi tulad ng mga oranges, pag tinanim mo yan, pag matanda na, wala na. Hindi puputulin mo yung puno. Puputulin mo na lang ang puno. Magtatanim ka. Ganyan na nangyari. Doon sa projection, Mayor, na malaki, no, in terms of doon sa puno na ibibenta. Yes. Balikan natin yung prutas, Mayor. Ano ang potential? Oh. So, kanina, nakita mo, nagpa-reserve po kami ng isang puno para sa pagdating ni Kabady dito, no? Ito, Mayor, yung hinarvest natin sa isang puno, no? Sa isang puno. Pero may naragdang ng konti, no? Yung ganun, no? Kung hindi daw natuyo ng husto ito, mag-harvest tayo ng higit pa dito. Pero hindi ko alam, hindi natin tinimbang kung gaano karami ito, no? Nakita nyo naman, pero nadagdagan na. So, pwede nyo tikman yan. Ako naman, gusto ko yung mga natuto yung ganyan, eh. Tinikman ko na, masarap. Nakunat. So, yan naman, farm gate price, $1.50 per pound. Pero hinihimay, may mga reject pa dyan, eh. Yung mga ganun na may kulay na orange ang konti. So, pag inabutan yan ng lamig, hindi mo na mapapatuyo. Tulad na nabanggit ko kanina. So, ngayong panahon na ito, nire-reject na yan. Pero pag panahon pa na ng tag-init, pinatutuy nila sa tray. Ganyan ang ano natin, ang magiging produkto natin. So, pag summer, pwede pa po ito? Basta inabutan yan ng, let's say, inabutan, medyo ganito na, inabutan pa ng mainit na may 2 weeks pa. Then, magda-dry pa yan. Hindi masususpend ang pagpatuyo. Pero pag inabutan na ng tanlamig, yari ka na, matatalo ka na. Mayor, $1.50 per pound. Yes. In kilos, yung isang pound ilan 2.2. Yun? 2.2 kilos? No, 2.2 pounds is equivalent to 1 kilo. 1 kilo. 2.2 pound. Oo. 1 kilo. Ganyan so, magkano per kilo? kung sa farm gate price ng 150, ang 1 pound, huwag natin dalhin kwentahin sa kilos dahil ang presyo dito, eh. So, $1.50. So, ang nasa statistics sa record nila, ang isang punong mature dates mag-harvest ng no less than 200 pounds per tree. Hindi tuyong tuyo. Yung so, mas ano dito? Medyo mas, ano, dahil hindi pa dry, kasi dry nito, Mayor. Oo, kasi kung titingnan mo, we're already 1.5 months late. Ibig sabihin, baka matinira natin to, hindi naman natin pwedeng itira lahat yung puno dyan, eh. Baka wala nang timbangang dates natin. Actually, yan po yung pinag-uusapan natin, Mayor, dati. Kasi supposedly, ang punta namin dito, yung timing na mag-harvest, napakadami talaga para makita natin yung kaso kailangan nilang i-harvest. Yun namang pagpunta, hindi na natin pwedeng i-advance kasi nabili na yung ticket. Kaya titignan ninyo, no? Merong mga
mga net. Yan, that is to protect from dust. Mm-mm. At saka yung mga ibon. Mm. Kaya inaan. At the same time, yung nahihinog, napiprepare, hindi natatapon sa lupa. Nandun sa loob lang. Nandun kaya loob pag ano, sishake lang nila noon hanggang sa malalaglag sa ano lang. Huwag so, ka lang pupunta ng gabi dito. Akala mo, multo yan eh. Dahil white lady ka mo, nakasabit, marami. No? Mayroon, sorry po ulit. Ulitin ko lang po. Yung isang puno na matured, ilang pound ang kaya ang sabi, harvest? Ang sabi, 200 pounds. 200 pounds. Pero, it's not as simple as what we think. You know? Okay. After the pollination, or before pollination actually, tinatanggal yan ng tinik. Okay. So, kanina, itong punong yan, tinanggal na yung mga tinik, pinatanggal ko na. Mm. At ang pag, ano dito, hindi per hour ang pagsusweldo. Dahil kung per hour, hindi mo naman pwede all the time, binabantayan mo yan. So, it's by contract. So, may nagkukontrata na nagtatanggal ng tinik. Tatalian nila yung mga, magpo-pollinate. Mm. Pagkatapos nag-pollinate, eh, magsisining. Kasi pag pinabayaan mong marami-maraming bunga, hindi mo lalaki. Lalaki. Hindi lalaki, malaki. Lalaki sila, pero hindi yung inaasahan ano malaki. Ano ititin mo, Mayor? Yung bunch? Yung mga bunch, maraming mga parang maliliit na stem. Ah, yun, sa loob ng sa bunch ang tatanggalan. Oo. Hindi yung bunch ang tatanggalan. Alternate. So, kung tinanggal mo yung dito sa kaliwa, uno sa notra ba? Mm-hmm. Let's say, ang pagtanggal mo is 1357, 1357. Mm-hmm. Kung ang tinanggal mo ay 24680, basta. Kung odd numbers ang pagtanggal mo. Kung even numbers ang pagtanggal mo. At ititira mo yung iba. So, doon lalaki na yun. Ganyan ang... Kailan mo ititin after pollination? Pag makikita mo yung bunga nila, eh, sinlaki na ng... Parang ganito nakalaki. Jolen. Parang ganyan nakalaki. Para hindi yan makakuha ng nutrients sa lupa. Yun ang pag-ano dyan. So, yun po yung management. Yeah. Ilang months po to, Mayor, from the time na na-pollinate mo to the time of right time to harvest? Kung titingnan natin, nagsisimulang lumabas ang bulaklak, Pebrero. Kung pag-harvest, September. March, then, April, May, June, July, August, September. Almost 7 months. 7 months. Pero most likely from the time na ma-pollinate sa March, 6 months lang. 6 months. 6 months. Pero mahaba pa rin, ha? Mahaba. So, mahaba pa rin. Yun yung reason, Mayor, na sinasabi mo na medyo mahirap nga talaga kasi dapat summer yung 6 months na yan, eh, no, Mayor? So, yes. Iyon ang challenge. Yes. Sabi mo sa Middle East, walang problema. Walang kasi problema. Talaga, oh, summer eh. Sila, oh. Oh. Pero dito sa California, wag na wag mong abutin yung maglalamig na yung panahon. At karamihan dito, kung titignan mo, if fan mo yung camera mo doon, no? Doon banda roon, nakikita mo may papel. Oo, apo. No? Yung wax paper na yan, that is to prevent rain from getting through the net. Hindi masisira. So, pag hindi magandang paglagay ng papel na yan, itutulo, mababasa yung mga dates. Kaya last year, ito may ano? Yan, yung mga papel na yan. Yung mga papel mahal na din yan. To. So, matigas oh. So, wax paper yan, no? So, tignan mo yan, hindi na magtutuloy yan. Yung ito, yellow hindi na yan. Magtutuloy ito. Hindi na magtutuloy. Kasi malamig yan. Na ngayon. Oo. Ngayon, ano pa ba ang pwedeng mapagkukunan ng ano, yung mga suhi? O babalik. Sige, sir. Pupunta naman tayo. Ang tinatanim, Mayor? Buto? Suhi? Well, pagdating sa halaman, pwedeng tanim ang buto, pwedeng tanim ang suhi sa mga dates. Pero bakit hindi ina-advise ang pagtatanim ng buto? Okay. Dahil
pag ang buto, eh, during the time na may nagpo-pollinate sila, eh, may na-tempo ka. Yung katabi mong farm, eh, merong ibang variety date. Tanim. Oh, oh, oh. So, pag nag-cross-pollinate yan, ang magiging produkto, iba na. Hindi na, kumbaga sa hayop, hindi na puro. Opo, opo. So, pag tinanim mo yon, ang mangyayari, ang bunga mo, eh, iba na. Mm-mm. Hindi ko naman sinasabing 100% iba. Mm-mm. Pero malamang na kung ano na itanim mo, maaring hindi na magiging kamukha kung mm-mm ano ang puno. Mm-mm. Whereas, kung nanggaling yan sa suhi niya, mm-mm, ang tawag dito sa English ay offshoots, eh, yan ay siguradong kamukha ng magiging bunga ng nanay. Ganun. Yan po yung parang ang explanation po, parang kasi 'di ba kung bunga result 'yan ng dalawang parents, dalawang puno. Magkaiba yung genes. Pagdating sa date ha. Apo, magkaiba yung genes ng dalawang puno na 'yon. So pag 'yun yung tinanim mo, panibagong halaman ang kailangan, ang lalabas sa kanya. Yes. Uh-oh. So hindi na yung characteristic nung nanay. Ah, kasi nagkaroon ng ibang parent. Ganun. Samantalang itong suwe, kung sigurado ano yan, characteristic ng nanay, 100% 'yun ang characteristic ng suwe. Tama. Kaya dapat suwe 'yung tinatanim. Hmm. Para 'yung sweetness niya, lahat, 'yung laki niya, lahat equal 'yung mapuproduce sa mamamana sa nanay. Hmm. Ganyan ang ano na rin. Unless nagbi-breed ka, nagde-develop ka ng bagong variety, unless nagre-research ka, pollinate ka, ayan, for yung on purpose. Oo. Meron kang dahilan sense kung bakit mo sila kinocross. Ganon. Kaya po yung iba, pag nagbi-breed sila, di ba may mga takip-takip pa sila para hindi, sinisigurado nila. Sinisiguradong walang mapupunta na iba. Iba. Oo. Na pollen doon sa halaman. Pero meron akong tatanong sa'yo, kabady, yes, no? Tinanong na ba yun? Matagal na lagi kitang nakikita sa mga ano mo eh. Ikaw ang nagtatanong. Ako ngayon na magtatanong sa'yo. Bakit natutok ka sa agriculture? Ah. Mahilig ka ba sa mga hayop? Mahilig ka ba sa mga halaman? O mahilig ka sa mga naghahayop-hayupan talaga? O yung may kalokohan sa buhay? O bakit? Bakit? Ano po? Agriculture. Ang kurso ba ninyo eh sa hindi agriculture? Po, hindi po. Mascom po ako eh. So walang kinalaman sa agriculture. Yeah. Since sa mascom ako, ang magiging trabaho talaga is sa TV, sa media. Napunta ako sa TV. Ang TV show na napuntaan ko, agriculture. Yung in-assign sa inyo? Yung napasukan kong napasukan kumpanya. Ninyo. TV show na pinoproduce niya ay agriculture. Maya-maya, nakita nyo ba, mukhang may pera dito, kaya nyo siguro? Hindi naman po. Doon lang ano, na open yung mind. Nung una, natututo lang ako. Kasi obligado ako kailang matuto. Kasi syempre, paano mo isusulat yung script kung hindi mo naintindihan? Paano ka magtatanong kung hindi mo naintindihan yung terms? Ngayon, sa dinami-dami ng mga na-interview mo, baligtad ngayon, ako nag-interview tayo. Sa dinami-dami, kung pakikinggan natin, eh, sabi nila, isang taon lang, meron na siyang Fortuner. No? Kumisan, eh, meron, malaki daw kinikita. Lahat ba yung nagsasabi ng totoo? Maya-maya, eh, makikita mo, titigil siya sa negosyo. Di ba? Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Dahil alam mo, kung minsan bahagya pa lamang siyang umasenso, ibig sabihin, kumita lang siya ngayon, magpapa-interview na sa'yo eh. Pagkaraan ng dalawang taon, tatlong taon, wala na yan. Tumigil na siya. Palagay mo, sino sa mga na-interview mo? O di kaya, anong klaseng halaman ang talagang kikita ka sa iyong palagay? Marami ka na siguro na-interview ng mga ano, may mangga, may mga kalamansi. Ang hirap naman na. Mahirap ba yun? Kasi ganito po eh. Ang mas mahirap pa yung manligaw dyan eh.
Yun kasing ano, hindi kasi 100% doon sa tanim o sa hayop eh. Nasa merong skill yung tao na meron siya na wala sa iba. Halimbawa po yung halimbawa, 'di ba? Sabihin natin, oh si Juan nagtanim ng ampalaya. Eh ang kumita siya ng ganito, kumita ng 1 million, 'di ba? So si Pedro gagaya. Pero kaya kumita si Juan ng 1 million, hindi naman nagkataon lang na ampalaya yung tanim niya. Pero meron siya kasing skill na expertise. Let's say, may expertise siya. Halimbawa, expertise niya ay insects. May knowledge siya doon. Eh, si Pedro wala namang alam yun doon. So nalugi si Pedro. Pero kumita naman si kumita Juan. Parang ganoon. So marami kang skills na dapat meron ka. Parang kagaya ng sinabi niyo Mayor, 'di ba? Kung wala kang skill sa business na matindi, eh sinunggabon mo yung orange. Tsaka, at saka isa pa, bago nyo po pasukan, ano solicited advice? Eh, kahit ako nga, eh, kuminsan, eh, sasabihin natin yan. 2 taon ng harvest, yung last year ko, hindi pa ako nabayaran ng buo eh. Eh kung paano eh, kung yun lang inaasahan mo, eh, paano yung susunod na taon, saan ka kukuha ng paggastos? Eh may mga dilema rin na na-encounter ang mga nagka-farming. Mayor, balikan lang natin doon sa Pilipinas, no? Yeah. Kasi may mga nagtatanim-tanim ng dates nga. Eh given doon sa explanation nyo kanina na 6 months kailangan mo more or less summer. Eh wala namang 6 months summer sa Pilipinas. Hindi po pwede. Kaya tingnan mo ang pinatitikim nila. Hindi yung ganyan. Yung pinatitikim nila parang ganito. Nung ang tinikman niya, narinig ko, ba't mapakla? Hindi pa hinog. Eh paano? Hindi ubra, hindi hinog. Hindi eh. Na mahinog. Pag naulan na niya, ay masisira eh. Eh paano? May nakita ka ba doon sa interview nila nag umabot sa ganyan? Wala. Eh kung titingnan natin eh yung mga kahit sa Manila lang, meron mga akong nakikita dito, umaabot ng dilaw, ganyan. Pero may nakita ka bang umaabot ng ganyan? Wala, bakit? Masisira. Dahil lang characteristic ng dates, kailangan na may continuity ang init para yan ay matuyo. Para pumalaman ng ating mga kababayan. Pero dali lang po ha, baka makuta ko. Hindi po ako nagmamagaling. Hindi, ang ano ko lang po, base lang po dito sa na-experience namin. At sinabi sa akin, nasabi po sa akin ng caretaker ko, dahil hindi ko naman po inabot. Pag ganito na at umabot ng taglamig, they will no longer ripen into real matured na for table dates. Yan po ang sabi. Yan ang sabi sa akin. Mahirap kasi, eh, bago lang siya nagtanim, eh, nagmamagaling siya. Sabi, hindi po nagmamagaling. No? Pero at least may produkto na po tayo, ha? Ganun lang. So, ilang taon nang namumunga itong dates mo, Mayor? On the second year lang, eh, third year dahil sa offshoot yan. On the third year, magbubunga na yan. Pero third hindi year. Commercial. Konti-konti pa? Konti-konti lang. Mga 3 bunches, 4 na bunches. Pero pag matured na, tumadaan. So ngayon, nasa commercial na po tayo, no? Yes, yes. Ilang taon na po ito? 7, sabi niyo kanina? Second year pa lang namin hinarvest. On the second year pa lang kami. Yung una, hindi namin. Ah, yung first. Pinamimigay lang namin na kung sino mo man gusto. Ito yung last year, Mayor, na pinakita mo sa aking video na may mga. Yes, yung mga pinsan ko. Yung pa lang yung first. Yung mga pinsan ko. Pag dumarating sila, makaibigan, punta kayo doon sa farm. Kung gusto niyo mag date speaking kayo, pinamibigay namin. Ganun 'yon. Yung tanong ko, Mayor. Yeah, yung magastos yung mag-establish ng dates farm. Eh, syempre, o dahil nagkataon lang na ang daming problema na dito. Hindi, lalo na ang gastos dito sa Amerika. Eh per hour malaki ang sahod ng mga ano. Tao. Mga manggagawa. Marami pang hindi na harvest yan. Tulad yan. No?
kaya aabot pa ba ng motor? Pag pa dyan, no? Pakuha mo pa yan, no? Kaya pa, sir. Aabot pa. Mag-over baggage ka dyan. Ang dami huyo. Nag-uwi kayo nito sa Pilipinas. Pang kain-kain nyo lang. Nag-uwi. Pero pag gumitan, natitempuan daw, sabi, kinukuha ng custom. Ang katabi kong lupang ito, tinatamnan ng umisan carrots. Huh? Cauliflower. Kaya ng climbing, mayor? Carrots, dates. Eh, yun nga, mayor, going back. Tanggalin muna natin yung malaking kita doon sa puno after 10 years. Oo. Kikita ka ba sa bunga? Oo naman. Oo naman. Yung panggastos, pero doon sa matatanggal yung panggastos mo. Pambabayad ng tao. Yung caretaker ko dito, binabayaran natin ng no first 6 years. Walang kita yan, puro gastos yan. $2,000 per month. Wow. On last year, tinaas ko ng 500. Nahiya na ako sa kanya. Tignan mo, i-fan mo sa mga puno. Kahit na hindi nakapokus sa amin, naririnig naman ako nagsasalita. Eh, ganyan ang direktor. Ha? Yan, makikita mo ang mga puno. Parang basketball play coach, yan o. Oo. Direktor na, artista. Oo. So, ang pagtatalim naman ng dates, itatiming yan, March. Patapos na ang malamig na season. So, winter, pag tatama sa spring, hanggang sa summer, which is equivalent to almost 6 months din, 7 months. Ganon. Gano'ng kalaki yung tawag dito? This spacing. Itong itatanim, yung offshoots. Yung suhe. Yung suwe, gano'ng kalaki yung suwe na kukunin? Kabisado nila. Ayaw nila yung sobra-sobrang tanda. Ayaw naman nila yung masyadong mura. Dahil pwede naman ipakita dito ba, halimbawa? Ito. Yung mga offshoots na ito. Dali. Tingnan natin. Ito, matured na ito. Yan. Matured na yan. Pwede na itong ilipat? Pwede na ilipat yan. Kasi kung bata pa, yan, yung yan. Ngayon, yung medyo batang murang-mura, ang chances, mamamatay. Dahil wala pang masyadong ugat, hindi masusustain yung sarili niya. Matutuyo yan. Matutuyo siya. So, kung makikita mo, kung titignan mo, mga ilang taon itong shoots na to? Hindi ko kabisado, pero medyo malaki na yung trunk niya. More or less ang trunk niya. Siguro may mga 10 inches ba? Yung pinakailalim, yung base. Ito. May mga 10 inches na. 10 inches. Oh, 10 to 12. 10 to 12. Pero pag alimawa, mga 6-8 inches. At wala pang ugat. So pag tinanim mo, hindi niya masusustain yung pagpapalaki. Yung sarili niya. Sarili niya. Mamamatay siya. Oo. Matured na yan. Yan, matured na rin yan. Oo. At least, hindi tayo nagbibiro, no? At least ito, totoong farm, ha? Oo, totoo. Totoong at farm hindi, to. At hindi to... Ornamental. Hindi ornamental, saka hindi isang ektarya, ganun lang. Oo, hindi. At saka for commercial talaga ito. Commercial talaga. Intended for commercial yung mga produkto nito. Hindi yung aksidente lang na nagkabunga, o ano. Yun, yung mga options na yun. Pwede yun. Higit na sa 12 inches yun, malalaki na. Tapos pag tinanim mo na, mayor, planting distance? Halos 23 feet, 24. Ilang meters ba yun? 7? 6 is 20, halos 7 meters. 7 by 7? Oo, 7 by 7. Square. Kasi ang katwiran dyan, ayaw nilang magkadikitan yung dahon para ang sunlight. Makapenetrate pa rin. Oo, makapenetrate pa rin. So, Pia, ipakita mo, yung mga dahon, hindi nagsasalubong. May space pa rin sa gitna. Pero dito, ha, kung makukuha mo, mamaya, yun doon. Yun, tignan mo yung bandero, nililinis na nila. In preparation for next season. Yan, anong linilinis nila, mayor?
Tinatanggal nila yung mga truck na yan na kung saan nanggaling ang bunga. Ang bunga, tatanggalin yan. Ayaw nilang tanggalin yan pag natuyo na dahil mahirap putulin. So habang itigas. Sariwa pa, pinuputol na. Yung pinagbungahan. Oo, pinagbungahan. So, mahirap po kasing pumasok sa isang venture o negosyo, lalo na kung halimbawa wala po tayong sapat na kaalaman. Yes. Meron lang po nakapagsabi sa atin na maganda ito. Eh, maya-maya, totodo mo yung puhunan mo. Eh, huwag po kong ganun. Dahil mahirap po yung pinapasukan natin na hindi po natin kabisado ang pinapasukan natin. Pero ba't kayo mayor nung... Ay, pinag-aralan mo. Pinag-aralan din mabuti. Kahit paano, siguro sabi ko sa sarili ko, hindi na ako kumikita sa bunga. Oo. Pero pag-aralan na 10 taon, sigurado akong kikita. Kikita ka. Laki ah. Nag-appreciate pa ang lupa. Opo. Eh, malay mo. Eh, parang... After 10 years, yung pagbinenta na yan, meron dyan, binibenta yung lupa niya kasama yung dates. Fix siya sa presyo niya. Humihingi na siya ng 8 million, may bahay pa. Pero, dahil walang bumibili, binenta niya yung puno, ang dami ng puno. Yung puno lang, makukuha niya 8 million. Yun, nagsisimula na silang... Mag-ball out na sila. Yeah. Uh-huh. Yun yung nasa 10 years na yung puno noon. Ah, mahigit na 10 years. Actually, siguro yung ano niya, baka mga 15 years na yung mga puno. Uh-huh. Yung kita mo na talaga na may truck na ganun. Yeah. Uh-huh. Management mayor, gaano ba kahirap o kadali i-manage to? Pag once na tinanim mo na? Kung titignan mo, nung una, nagpapalitan kami ng ideya, whether drip method ba o flooding. Ang irrigation po dito, para sa kaalaman po ng mga nanonood, ang area po ito, merong nilagay na mga linya ng tubig, ang city. Okay. So, ginamit mo man ang tubig na yan o hindi, babayaran mo. Ibig sabihin, allocated para sa'yo. Ngayon, pag hindi mo binayad, nagbibuild up yan sa'yo, para nagkakautang ka. Eventually, that will encourage the lot owners to make the property productive. So, ginagawa nila. Makikita mo, sa dinaanan nyo, may mga sprinkler na, no? May linya ng tubig ang city. Halimbawa, order ka ng tubig, magpapatubig ka. I want an acre foot. Yung acre foot, 1 acre, at saka 1 foot ang tubig. May metro yan, iseset niya yan. Pag nang-order ka, alam niya kung saan titigil yan pag paubos na yung in-order mo ng tubig. Yun lang ang babayaran mo naman. Ganyan sila dito. Tapos, from the main bulb, paano nyo i-distribute dito sa... Flooding. Flooding. Flooding na. Kasi, kung gagamit kami ng irrigation, meron kang dapat lagoon. May filter ka. Pagkatapos, pag maglilinis ka, baka masagasaan mo yung linya. Hindi ka makakapaglinis mabuti. Whereas dito, yan, naaararo yung pagitan. So, tuwing kailan ang order mo ng tubig ngayon? As the need arises. Kung minsan, pag panahon ng taginit, natutuyo yung lupa. Bumibitak, i-irrigate. Pero kung hindi naman. So pag tag-init, mga ilang days yun, magpagitan. Ay, naku, kumbisyan eh, after 3 weeks, 1 month, kailangan mag-irrigate ka ulit. Ganyan na kasi. So halos monthly irrigate. Monthly. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.